Mabilis akong tumakbo patungo sa room ni Natanya. Nakita ko itong mahimbing na natutulog habang may mga nakakabit na swero sa kabila ang braso. Dahan-dahan ako umupo at hinawakan ang kamay nito. Pasensya ka na kung natagalan ako para hanapin ka. Marami kasing humadlang para makita kita. Hindi ko alam kung bakit ganito katindi ang mga nararanasan mo. Kung sana ay maaga lang kita nahanap, siguro hindi mo mararanasan lahat ng to. Siguro maaga kitang nadala sa Italy. Hindi siguro masisira ni Augustus ang buhay mo. Pero wag kang mag-arala, nandito na ako. Hindi ko hayaang saktan ka pa nila. Walang-wala nang mananakit sa'yo. Kasama mo ako palagi gaya na nais mangyari ni nanay. Hindi na malayan pa ni Ryder, nakatulog na pala siya sa tabi ni Natanya. Nagising lang to na marinig na para bang binabangungot si Natanya at agad niya itong ginising. You're dreaming, Natanya? Humahangos ng hininga si Natanya. Mayroong buti lang duha sa kanya mga mata. Muli siyang nanaginip and this time malinaw ng mukha ng mga nasa panaginip niya. Ang itsura niya nung bata pa siya, ang papa niya, ang kinilala niyang mama, si Natanya, at ang hindi pamilyar na mukha ng isang babae na kung tawagin niya ay nanay. Inabutan siya ni Ryder na isang baso ng tubig. Kamusta ang pakiramdam mo? Biglay napatingin si Natanya sa kanyang tabi. Nakita ang mukha ni Ryder nag-aalala. Muli, inalala niya ang huling nangyari bago siya mawala ng malay. Para bang naramdaman niya ang pananakit ng kanyang puson. Hindi niya inakalang anak siya ng papa niya sa ibang babae. Ang akala niya, mas paborito lang mang ng mama niya si Dina. Yun pala, ito ang dahilan. Totoo naman ang mga sinabi mo kanina, di ba? Don't think about it. You need rest. No, I need to make sure. Ayoko nang umasa na mayroong mananatili sa tabi ko. Hindi napigilan pa ni Ryder ang sarili. Niyakap si Natanya. Don't worry. Everything is gonna be fine. Hindi kita iiwan. Kami ni na easy. Nandito kami para samahan ka sa lahat, Natanya. Ang daya mo naman eh. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang lahat? Kung gaya na nandito na ako sa sitwasyon na kinasusuklaman ko. I'm sorry. I just need to find hard evidence that you are my sister. Hindi na napigilan pa ni Natanya ang sarili. Tuloy ang tumulo ang duhang nais makawala. Kahit paano may taong natira sa kanyang tabi, hindi siya nag-iisa at ramdam niya sa boses ni Ryder na ligtas siya. After mawala ni Augusto sa piling niya, ngayon niya lang ulit naramdaman na safe siya at hindi na siya mag-iisa. Napahima si Natanya sa kanyang tiyan. Kasama ko baby ko. Paralakayin ko siya na may pagmamahal at hindi ko siya igagaya kay Augustus. Hindi ko hayaang kilalanin siya ng anak ko bilang ama. Isa siyang halimaw na walang puso. Gusto ko makausap si mama. Gumuhit ang galit sa mukha ni Ryder. Oo, galit siya sa stepmother ni Natanya. Kumibigyan siya ng pagkakataon para parusahan doon gagawin niya talaga. That woman doesn't deserve Natanya's love. Pero eto si Natanya. Gusto pang makita ang stepmother. Bakit pa? That woman does not deserve Natanya's love. You should hate her for treating you like that. Ryder, kahit na hindi patas ang pagtrato niya sa akin, kahit mas pinaramdam niyang mas mahal niya sa Dina, kahit may pagtulakan niya ako noon, gusto ko pa rin siyang makita. I deserve an explanation from her. Kahit hindi maganda relasyon namin sa isa't isa, she is still the mother that I have before I know the truth. Napabuntong hininga na lamang si Ryder. Okay, but I'll go with you. Sa totoo lang, bawal ka nang bumiyahe or kahit ma-stress. Delikado magbubundis mo. Please take care of yourself and your baby. Ayoko na may masamang mangyayari sa inyo. Tipid na umiti si Natanya. Ramdam niya ang bawat salitang binibigkas si Ryder. Bakas dito ang takot at pag-aarala para sa kanilang dalawa ng baby niya. I will. Hindi ko papabayaan ang baby ko. Saka hinima si Natanya ang tiyan. Kinausap ni Ryder si Izzy upang ipaalam dito ang nais na mangyari ni Natanya. Kahit nainis siya dahil sa ingay ni Izzy, ginawa niya pa rin. He had no choice. But that's too dangerous. Maraming pwede mangyari kung sakaling magpunta pa roon si Natanya. Especially when Natanya and Judith Alfred is not okay either. Ilang tao pa ba ang dapat niyang banggain para magkaroon ng katahimikan ng kapatid niya? Inisip niya tuloy tawagan na lamang ang daddy niya upang magpadala ng mga tauhan para lang masigurado ang safety ni Natanya. Ang inaalala nga lang niya talaga, baka mas lumaki pa ang gulo. I am with her. Sisiguraduhin ko na wala mangyayaring masama kay Natanya. We can't tell, pero nahaawa rin naman ako sa kanya. Para bang napaisip ng paraan si Izzy. Sige, you can take her but except for you, ipapasama ko rin sa iyo mga isa sa mga nurse dito. For safety, para kahit wala ako doon in case na magkaroon emergency, makakagawa siya kagad ng paraan. Hindi kasi makakasama si Izzy dahil meron siyang kasalukuyang conference. Okay, that's a good idea. Inihanda ni Nurse Yen si Natanya. Kapwa nagturong ang dalawang nurse para online ito sa pagsakay ng wheelchair. Kabado si Natanya pero mas nananaig sa kanya ang gusto ang marinig ang explanation ng kanyang mama. Ma,
Pupunta ako dyan. Bibisitahin ko po kayo. Sambit ni Natanya mula sa kabilang linya. Talaga? Nako, sige anak. Maghahanda ako ng makakain para sa inyo. Sino bang kasama mo? Kasama ba sina Augusto sa Tina? Bigla, muling sumilay sa mukha ni Natanya ang sakit. Sana nga kasama niya si Augustus. Naisip naman siya bigla na siguro hindi pa alam ng mama niya ang nangyayari sa kanila. Ako lang po ma. Busy po si Augustus. Busy sa kasal niya. Sambit ni Natanya. Oo sige. Hihintayin ko na lamang kayo at sakto rin naman dahil nagluto ka ng paborito mong ulam. Pirinyahang manok. Pirinyahang manok? Hindi naman yun ang paborito ko eh. Lalo pat allergic ako sa pinya. It is Dina's favorite. Para bang tinusok ng karayom ang puso niya. Sige ma. Binabana niya ang tawag. Sakto rin naman nadating ni Ryder. Are you ready, Nat? Tanong nito. Marahan siyang tumango kaya naman hila nito ang wheelchair kung saan siya nakaupo. Himas-himas niya ang kanyang tiyan habang nasa biyahe. May konting kilot kasi siyang nararamdaman. Pero nakakaya pa naman niya. Nakainom naman na siya ng gamot para sa pampakapit. Iiwasan na lang talaga niya ang sobrang ma-stress. Na makarating sila sa bahay ng mama niya. Habang papalapit na papalapit siya, pasikip na pasikip ang paghinga niya. Para bang kakaunting hangin lang dumadaloy sa kanyang dibdib. Si Ryder na ang pumindot ng doorbell at masaya naman silang pinagbuksan ng pinto ng mama niya. Nagulat pa to na makita siya nito na naka-wheelchair. Bimalot ang takot sa mukha nito at kagad umupo upang magbantay sila. Natanya, what happened? Bakit ka naka-wheelchair? May sakit ka ba? Sulod-sulod pang tanong nito at baka sa boses ang pag-aalala. Ma'am, hindi mo muna kami papapasukin? Masungit ang tanong ni Ryder. Halika, pumasok muna kayo. Pasensya na dahil nawala sa isip ko. Natatarantang tugon ito. Nang makapasok sila ay dumiretso sila sa sala. Prenteng umupo si Ryder habang si Natanya naman pinapanood lamang kumilos ang mama niya habang kumukuha ito ng tubig. Halatang natataranta to dahil hindi alam ang gagawin. Namakapo ito, diretso ito nakatingin sa mga mata ni Natanya. Malamlam iyon at puno ng behind that para bang may tinatago ang mga mata na hindi mawari ni Natanya kung ano. Pangungulila at pag-alala. Anak, ano ba talaga nangyari? May sakit ka nga ba? Bakit ngayon mo lamang pinaalam sa akin? Muling tanong nito. Napatingin si Natanya kay Ryder. Tipid na ngumiti lang ito at tumango. Para bang sinasabing, sige na, sabihin mo na't nasa likod mo lamang ako. Napakalma si Natanya. Alam niyang higit na hindi siya pababayaan ni Ryder. Ma, bago ko po sabihin ang kondisyon ko, pwede po ba muna makita ang photo album namin ni Dina? Kinakabahang tanong ni Natanya. Bakit naman at para saan ba? Tanong nito. Ngumiti si Natanya. May titingnan lang po ako ma. Magpapaguhit po kasi ako ng litrato namin dalawa bilang regalo ko sa kanya para sa kasal niya. Bigla, lumiwanag ang mukha ng mama niya. Ay nako, magandang ang regalo yan. Teka sandalit, kukunin ko sa kwarto ko. Nang umalis ang mama niya ay para namang biglang nanlata si Natanya. Kaagad tinignan ng nurse yan ang BP niya. At laking pasalamat naman ni Ryder at nang normal lamang. Kaya mo pa ba? Tanong ni Ryder. Oo, I need this. Saka narito na ako. Ngayon pa ba ako aatras? Para matapos ng mga kasinungalingan sa buhay ko. Pagkatapos naman ito, at least matatahimik na ako. I understand. Salamat, Ryder. Nakangiting bumalik ang mama ni Natanya at agad na inabot sa kanya ang photo album. Hindi naman nag-accept pa si Natanya at binuksan niya ang bawat pahina. Naroon ang titrato ni Dina, simula nung sanggol pa lamang ito. She is 8 years old at that photo. Mukhang nalata naman yun ang mama niya. Wala lang masyadong kuha na titrato mo. Busy kasi ako nun sa'yo at nang lumaki ka naman ay naging mahihain ka. First daughter pero walang picture? Napaka-imposible naman yun para sa isang first time mom. Bulong ni Ryder. Ngunit tiyak na Natanyang narinig yun ang mama niya. Abat, Natanya, sino ba tong kasama mo? Mukhang masama ang tabas ng dila ah. Lumabas ka muna, Ryder. Inintay ni Natanya ang makalabas muna si Ryder bago magsalita muli. Ma, he is right naman, di ba? Tumulo ang kanyang luhang, hindi niya namalayan nagbabadya na kanina pa. Mama, nandito ako para marinig ang paliwanag niyo. Alam ko na po na hindi niyo ako anak. Nanak ako ni Papa sa ibang babae. Dahan-dahang napatayo ang mama niya mula sa pagkakaupo. Gulat ang makikita ekspresyon sa mukha nito habang nagbabadya rin ang luha sa mga mata. Ngunit mabilis itong pinunasan yon nang tuluyan din itong tumulo. Ano bang sinasabi mo, Natanya? Anak kita, anak ka namin ni Danilo. Matama na, parang awa nyo na. Sabihin nyo na sa akin ang totoo. Sawang-sawa na ako sa mga kasinungalingan.
Kotang-kota na ako. Inawakan nito ang pisngi niya at pinunasan ng luha. Hindi. Tahan na. Anak kita eh. Anak kita. Ma, hindi. Hindi mo ako anak kasi kung anak mo ako, dapat kung ano meron sa Tina, meron din ako. Dapat binibilan mo rin ako ng dress. Dapat tinatanong mo ako kung anong gusto kong baon. Dapat kahit isang litrato lang, ma. Kahit isa lang si Marano sanggol ako, dapat meron, ma. Kahit isa lang. Ultimo paborito kong ulam, hindi mo alam. Alam ko ang paborito mong ulam. Pinignahang manok. Halika, kumain tayo at nagluloko para sa'yo. Allergic ako sa pinya, ma. Nanlaki ang mata ng mama niya habang nakatitig sa mukha ni Natanya. Eh, hindi ko alam, anak. Kasi wala kayong alam tungkol sa akin. Dahil di yun naman ako tunay na anak. Kaya wala kayong pakialam sa akin. Kaya ni Katiting, hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng isang ina mula sa inyo. I was begging for your attention. Longing for your hugs and kisses. Nakaramdam ako ng sobrang selos. Maalam nyo ba yun? Kaya malaking pasasalamat ko dahil nandyan si Papa sa tabi ko. Never akong pinaasa. Never akong sinaktan. Namayani ang iyakan sa pagitan nilang dalawa. They're both hurting. Hindi alam ng ginang kung paano papawiin ang sakit na nararamdaman ni Natanya. Tumingin siya sa itaas sa parabang nakikita ang langit, saka siya pumikit. Nagdarasal siyang sana'y patawarin siya ni Danilo na hindi niya na maitatago pa ang katotohanan. Patawarin mo ako? Alam ko ang gusto mong malaman ng lahat. Oo, ma. Gustong gusto kong malaman ng lahat. Maraming tanong sa isipan ko na sa tingin ko, kailangan makakasagot. Napalulok ang ginang at kagad lumapit kay Natanya. Kapwa nila tinitingnan ang mata ng isa't isa na parabang sinusukat kung gaano ka-sincere ang bawat salitang lalabas. Hindi ko alam kung paano mo nalaman, kaya hindi ko rin alam kung paano kung sasabihin sa iyong lahat. Muling tumulo ang luha sa mga mata ng mama niya. Ipinangako ko kay Danilo na hanggang sa hukay, dadalhin ko ang katotohanan tungkol sa pagkatao mo. Noong bago kami kinasal, mayroong nobe ang papa mo. Siya si Hershey. Pilit silang pinaghiwalay ng mga magulang nila, ngunit lingid sa kalaman nilang dalawa, nagbunga ang pagmamahalan nilang dalawa. Nanahimik ako na Tanya, kasi ayokong bigoy ng mga magulang ko. Tulad mo, pinaghirapan ko rin kung paano makuha ang pagmamahal nila. Lahat ng special occasion mo nung bata ka, lagi kang pinupunta ng papa mo. Alam ko yon, dahil wala naman siyang inililihim sa akin. Di naman kasi ako dapat galit sa'yo. Pero hindi ko matanggap na minsan magkasakit si Dina. Wala siya para may katuwang ako mag-alaga sa anak namin. Meron siya sa'yo dahil birthday mo. Mama, naroon siya kasi birthday ng paborito niyang anak. Habang si Dina nag-aagang buhay, ang papa yun na may masaya kasama niya ng nanay mo. Naalala niya ang nasa panaginip niya, ang pag-uusap niya ng nanay niya. Kaya pala tuwing birthday niya, taha kasama ang papa niya dahil meron itong legal na pamilya. Kaya pala kahit noon pa itila ba sanay na siyang mamalimos ng atensyon. Noong nahanap na ng nanay mo ng mga magulang niya, kaagad nila itong kinuha dahil nakatakda pa na itong ikasal sa ibang lalaki. Kaya walang nagawa ang papa mo lalapat mayamang tao magiging asawa ng nanay mo. Wala rin siya magawa pa kundi ang iuwi ka sa bahay namin. Tinanggap kita na Tanya kahit labag sa loob ko. Kahit nasasaktan ako kasi mahal ko ang papa mo. Mahal ko siya kahit pasabing may mahal siyang iba. At si Dina lang ang meron ako bilang alaala namin dalawa. Kaya nang mamatay siya, isa lang ang gusto niyang ipangako ko. Ang hindi ko sasabihin sa'yo totoo dahil ayaw niyang mapahama ka sa kamay na magulang mong tunay mong ina. Kaya kahit wala ng papa mo, hindi ko pa rin masabi sa'yo ang lahat. Dahil ipinangako ko yon hanggang sa mamatay ako pero hindi pala madali. Dahil ngayon, ako rin mismo nagsabi sa'yo lahat mula sa nakaraan at pinanggalingan mo. Sana noon pa inamin nyo na sa akin ni Papa. Ngayon wala na akong pagkakataon para makita pa ang tulay kong ina. Napakunot ang noon ng mama niya. Anong ibig mong sabihin? Patay na ang nanay ko. Wala na siya, ma. Mabilis na niyakap sinatanya ng mama niya. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko alam. Sana noon pa'y naglakas loob na ako. Patawan. Humagulgol ng iyak sa Natanya habang yakap-yakap siya ng mama niya. Undi-unti lumuwag na ang kanyang dibdib. Bumaan ang pakiramdam niya at tinanabawasan ang bigat at sakit na nararamdaman niya. Ngayon mas naiintindihan na niya ang buong pagkatao niya. Nawala ng tila puwang sa puso niya. Hindi na siya tila isang bangka na walang direksyon. Paano mo nalaman, anak? Nagkakilala ba kayo? Hindi, ma. Hindi ko siya nakita but maybe she and Papa send someone to look and find me. Ang lalaki pong kasama ko dito ay kapatid ko rin po. Anak po siya ni Mama na nang pasawa niya sa Italy. Para bang naging lantang gulay ang mama niya at muling naluluha. Anak, iiwan mo rin ba ako? Sasama ka na ba sa kanya? Ma, hindi ko alam. Marami ang nangyari, Mama. At lahat masasakit. Pero sisikapin ko pa makadalo sa engagement party ni Dina.
Hindi po ako mawawala sa isa sa pinakamahalagang okasyon sa buhay niya. Ako na pong bahalang bumawi kay Dina sa pamamagitan ni Papa. Umiling ang mama niya. Hindi mo kailangan bumawi. Anak kita. Anak ko kayo ni Dina. Hindi ko nga lang iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko dahil natakot akong baka masabi ko sa iyo ang totoo. Pero ngayong alam mo ng lahat, sasabihin ko sa ito. You are loved. Mahal na mahal kita, gaya ng pagmamahal ko sa iyong ama. Mama, kung ano man ang magiging plano mo sa suportahan ko, huwag mo lamang puputulin ang connection mo sa amin. Opo, hindi mama. Naguguluhan pa si Natanya na makita itong namumula ang mata na parabang galing sa iyak. Tuloy pinagdudahan niya ito na baka nakinig sa kanilang usapan. Ryder, meet my mama. Mama, meet my brother, Ryder. Nakipagkamay naman si Ryder. Abay, napakagwapong bata pala nito. Kaso masungit. Walang babaeng magkakagusto sa iyo kung patuloy ka magsusungit. Napangiti ako na makita kong lalo nagsalubong ang kilig ni Ryder. Pasalamat ka, tinuturing kang mama ng kapatid ko. Bulong nito, ngunit sapat lang para marinig ko kaya kagad kong kinurot ang hita niya. Theo and Dina will be having the engagement party at doon din isasabay ang kinagustos at sa hindi ko kilalang babae. Ipapakita kung kaya ko at hindi ako basta-basta magpapatalo sa mga ginawa nila sa akin. Nakasuot si Natanya na isang kulay pulang magarabong fitted long sleeve dress. Kitang-kitang hubog ng kanyang katawan kahit pasabihin na nagkaroon na ng konting baby bump ang kanyang tiyan. Pinaghandaan niya ang araw na to. Para naman kahit paano ay aarap siyang maganda sa harap ng mga taong nalakit sa kanya. Kinuha niyang isang pulang lipstick at saka inilagay sa kanyang labi. Ito ang unang beses na gumamit siya ng kulay pula. Ngayon niya lang tuloy na-realize kung gaano kaganda at kabagay sa kanyang kulay na ito. Dai, ang tigas ng ulo mo. Ulo ko tuloy ang sumasakit dahil sa iyo. Kumakamot sa ulo si Izzy habang di maipinta ang mukha nito. Alin sa kailangan mo magpahinga ang di mo maintindihan? Doktor Natanya Santibanez, parang di ka doktora. I am not a doctor anymore, Izzy. Nag-resign na siya. Plano niya mag-focus sa pinagbubundis niya. Hindi na siya magpapaloko muli. Ipinagpatuloy niya ang pag-ayos sa harap ng salamin. Ayaw ng kaibigan niya magpunta pa siya sa gaganap engagement party. Ayaw din naman niya. Pero it's just a plain reason na gusto niya talagang naroon siya sa pinakamalagang araw para kay Dina. At seryoso siya nang sabihin na siya ang babawi imbes ng kanyang namayapang ama. Filosopo ka na. I am CRC, Dai. Alam nating dalawa na delikado ang pagbubuntis mo. Konting trigger lang sa'yo na magalit at ma-stress ka, tiyak na papapahama ka na itong baby mo. Ryder is with me. Trust me, walang mangyayaring masama. I can handle myself. Bakit ba kasi ayaw mong sumama? Para naman kahit paano'y mapalagay ang loob mo. Nangungutyang tingin ni Natanya. Bigla, umiwas ang tingin si Izzy. It isn't Ibanez's occasion at iniisip niyang naroon si Claude at ang babae nito. At hindi siya katulad ni Natanya na matapang para harapin at masaktan ang ganoong tao. Busy akong tao. Hindi ako basta-basta mag-aaksay ng oras sa mga walang kwentang okasyon. Matapang na tugon ni Izzy. Kung kilala siya ni Izzy, malamang kilala rin niya ang ugali ng kaibigan. Gustuhin niya pa bang sapakin ito? Hindi na siguro dahil wala naman kay Izzy ang nangyari. Oh, bakit? Di ka naniniwala? Marari pang tanong ni Izzy. Of course, naniniwala ako sa'yo. Sobrang busy mo kayong doktor. Ultimo nga ngayon na day off mo ay akong pasyente mo pa rin ang iniisip mo eh. Bukod sa pasyente kita at best friend kita, mahal ka ta at ayoko may mangyari masama sa inyo ng inaanak ko. Intendes? Tumango si Natanya. Niyakap si Izzy. Maraming salamat, Izzy. Pangako mag-iingat ako para sa baby ko. Kapwa nila hinimas ang kanyang tiyan habang nakangiti. She can't believe na ngayon may buhay na siyang dapat alagaan bukod sa buhay niya. Hindi ba naging magandang lahat pero kakayanin niya magsimula sa umpisa at ito na rin ang magiging huli niyang pagkakataon para masilayan ng mga taong minsan naging parte ng buhay niya. Are you ready, princess? Sabay napatingin si Natanya at Izzy sa pintuan. Nakita nila si Ryder na kakulay navy blue na tuxedo. Bagay-bagay dito ang suot na yon. Tiyak na maraming nahuhumaling sa kapatid niyang to. Pero gaya ng sabi ng mama niya, lalayuan to ng mga babae dahil sa kasungitan. I bet. Ako na lang queen mo, you want? Tila panunokso at may halong harot na tanong ni Izzy. Sama na lang kaya ako para mabakuran kita. Ang hot mo eh. Izzy? Sikmat ni Natanya. Mainit na ang dugo ni Ryder sa kaibigan niyang to, pero patuloy pa rin ang inaasar. That's my brother. Oh, I know. And I'm your sister-in-law. Napasampal na lamang sa noo si Natanya. Habang si Ryder, maitim ang aura at masama ang tingin sa kanyang kaibigan. Ang tingin na iyon para bang gusto niya nitong sakalin. Bago pa man to, hindi makapagpigil ay lumapit na si Natanya kay Ryder. Tara na nga, Ryder. Bigla,
Humarang sa gitna si Izzy at tinignan ng marin si Ryder. Oops! Teka lang, Ryder. I just want to remind you, ang mga bawal na pagkain at inumin kay Natanya. If ever na may mangyaring hindi maganda, Diyos ko, wag naman sana. Pero in case nang, isugod mo siya sa ER, then call me. I'm just all not call away. Hirit pa nito sa dulo sabay kindat kay Ryder. You're a crazy woman. Tugon ni Ryder at inalalayan na si Natanya. Crazy in love with you. Mwah! At sinarado na nito ang pinto. Ramdam niya, kay Ryder nanginginig ito at hindi napipigil na saktan ng kaibigan.